Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito kay Baste Duterte, umi pala naman daw. Dito kay BBM, eto na mga kaibigan. Hinamon ni Baste Duterte si PBBM or nagpapansin na naman daw. Eto na. Matapos kundinahin ang pagkakatanggal sa 35 pulis sa Davao City, hinamon ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary. Yan mga kaibigan, narinig natin ha, ulitin natin. Hinamon ni Baste Duterte si PBBM na... Okay, matapos kundinahin ang pagkakatanggal sa 35 pulis sa Davao City, hinamo ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. na magkomento hinggil dito na aniya ay hindi makatarungan. Yan naman ang pakana nito ni Baste Duterte nito kasi nga tinanggal daw yung pulis. Okay, ito naghahamon na naman. Ha? Walang magawa sa buhay, humamon na ng humamon, lagi na lang. Hindi na lang patapusin ang term ni PBBM, okay? Samantalang yung kanyang tatay, long time ago, di ba, pinatapos naman, okay? Oh, walang kumontra. Eh ngayon, iba na naging presidente hanggang ngayon, di pa rin makamove on, move on, ganon. Narito ang report ni John Esteban ng GMA Regional TV, One Mindanao. For real na real. Hinamo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. Na magbigay ng komento higit sa pagtanggal sa 35 pulis sa Davao City. Kasi nga, kaya tinanggal ay ikaw ay nag-ano dyan sa Davao ng ano, war in drugs, okay? E bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin maubos-ubos yung mga adik sa Davao? Ah, naging presidente na yung tatay eh. Pabalik-balik lang, ibig sabihin, nung nakaraang administrasyon, yung mga adik dyan sa Davao, tumago lang. Okay? Ngayon, nag-declare ka ng war on drugs, may natodas mga kaibigan. Kaya, itong mga pulis, sinibak siguro ito, or tinanggal, or nil-relieve muna sa pwesto. Kasi nga, inutusan mo. Ngayon, ikaw, nagngangal-ngal. Kaya ikaw umahamon ka lang kay PBBM. Sa tingin ko, hindi ito papatulan ni PBBM eh. O, continue lang. Ilang na, si Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang. Higit si Mayor Sebastian Baste Duterte, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. Na magbigay ng komento higit sa pagtanggal sa 35 pulis sa Davao City. Kabilang na, si Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG, maybe the President, on what he thinks about this issue. Ay, tinanggal nga, kasi nga may violation. Kaya nga tinanggal, hindi naman kasalanan ni PBBM yan. Ngayon, ito nga mga kaibigan, ito na nga, inahamon yan. Continue lang. Because these are hard-working policemen. Nagangit ang problema sa Pilipinas na pwede ninyo i-address. Ayon sa alkalde, hindi raw makaka-apekto sa war on drugs ng lungsod ang pag-relieve sa mga pulis sa lungsod. Bakit pa naman yan sa Davao hanggang ngayon may war on drugs? Ibig sabihin hanggang ngayon hindi pa rin malinis yan? Ganon? Nako, ikaw na ang mayor dyan, dapat linisin mo yan. Kaya lang, pwede naman linisin na walang patayan. Ay ang problema, tinutodas mga kaibigan. Kaya ngayon, ayan, tinanggal. Okay? Utos na rin ito ng kapulisan na hindi naman, totally tanggal sa ano. Ibig sabihin ay nilipat lang siguro. Okay? Continue lang. Continue pa. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, ako'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Naging pangulo ng Pilipinas ang tatay, puro drugs na lang ang ginawa. Ha? Yung iba napabayaan na. Yung ibang mga kwan, maka-China na. Ngayon, ang Chinese, dumami na dumami. Ang pogo, inaprobahan. Ngayon, ang pogo, problema na. Nako. Paano, nakatutok lang sa drugs? Puro drugs ng drugs. Hindi naman nalinis. Sabi, 6 months lang, malilinis na.
Ha? Umaabot na ng taon hanggang ngayon, hindi pa rin malinis. OMG. Bago ngayon, hamon ang hamon. Davao City Mayor Basti Duterte, hinamon si BBM at DLDJ Benor Abalos. Si BBM, ginagawa na naman ang lahat eh. Okay? Eh, sa tingin ko lang ito talaga, si Basti na ito, ay nangangalangal lang ito para papansin. Ha? Magpapansin. Magpapansin. Gusto siguro nito patalsikin si BBM. Ganon. Oh. Di ba? Eh, binuto ng tao, 36 million ang boto. Ah, 36, 32. Oh, sila lang wala siguro. Ayaw nito. Gusto na agad si Sara agad ang maging presidente. Kapatid niya. Para magawa nila yung mga gusto nila. Okay? Eh, tagal pa ng eleksyon, mga kaibigan, ha? Pinagbigyan ng antatay kung anong gawa nung araw. Ah, eh, hindi rin pala nagawa ng maayos. Andiyan na naman sa Davao, sa Barangay Dama, eh, ano? Oh. Davao City Mayor Basti Duterte. Nangangal-ngal ngayon. Oh. Nagmura? Nagmura? Oh, ulitin natin, ha? Ah, tingnan mo, ha? Ah, papanoorin niya. Ninyo, because you are here only to harm innocent people. Na ninyo. Ay, mura, no? Kung nabuhi pa mo, pat yung tamong usap. Ay, naku, Diyos mo niya, Marimar. Huwag naman ganyan. Pangitin niya maging mayor na puro. Diba? Hindi naman masasolusyonan yan eh. Kung, di ba? Gumanon ka na ng, gumanon ka na ng gumanon. Ang problema nga, kawawa naman yung mga inosente na damay, tinaniman na tinaniman. Di ba? Tumanim na na tumanim. Hindi, nadadama yung iba. Oh, puro ano, drug on war. Hindi na nagawa yung iba. Kaya ang Pilipinas ngayon, natili pa rin mahirap. Puro problema. Di ba? Yung China ngayon, labas-pasok na. Nako. Paano, nakipagkasundo yata ito sa China nung araw. Pero balik lang tayo dito kay Basti. Nawawala tayo sa ano. Oh. Nang ipinaliwanag ng PRO 11. Aliteratan. Here only to harm innocent people. Na ninyo. Ay, minura na talaga naman. Nabuhi pa mo, pat yung tamong usap. Anak ko. Nauna nang ipinaliwanag ng PRO 11 na tinanggal sa pwesto ang naturang mga pulis upang hindi umano maimpluwensyahan ang investigasyon sa pagkamatay ng itong... Tama nga naman. Tanggalin muna sa pwesto para hindi mapiktuan yung investigasyon. Okay, tama rin nga mga pulis. Pag-suspect sa by-bust operation sa lungsod matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Basti Duterte noong March 22. Kasi dapat talaga ang mga pulis sumusunod dyan sa ano eh, mataas eh, okay? Hindi ba di dapat basta sumunod sa mayor? Yung ibang mayor, tinatanggalan ng ano yun, police power eh. Di ba si Go? Alice Go, tinanggalan ng police power. Kasi nga, Chinese nga daw. Okay? Pero ito, ay dapat talaga anuhin muna. Nanindigan naman si Chief PNP Romel Francisco Barbil na dumaan sa proseso ang pagkakatanggal sa naturang mga polis. Dumaan naman pala sa proseso. Ano pang ginangalangal nito ni Basti na ito? Bago si PBB ang sinisisi. Davao City. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. S. Esteban, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Nako. Ano ka na, anak? Kamusta na kayo si Kibuloy? Ano kayo nangyari? Alam ko sa Davao. Ba't hindi yun ang pagkwani ni, ano, ni Basti? Hanapin niya sa Davao. O, di ba? Maraming Pilipino nakabang kay Kibuloy. Dapat hanapin niya kasi siya ang mayor dyan. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan, ano masasabi nyo dito kay Basti na nahinamon nga, maliwanag to, nahinamon niya si PBM ng ganito, ganyan. Alright, bahala na kayo mga kaibigan ha. Nulit ko, reaction video na tayo dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Pereview, pereaction, pere na pere. Joke lang. Alright, subscribe, thank you, bye-bye.